Ngayon kailangan ko kumuha ng adventure bike para may kapalitan to ng ating maxi scooter para sarap mag-ride. Susunod na Boss Iron Man, sasali tayo. No, alam nyo ba na ang tinatakbo na nitong maxi scooter ko is 20,000 kilometers na. Magandang hapon mga motorista, mga kabady dito sa Ride Tayo TV. So ngayon nandito kami sa Laurel, Batangas. So kasama ko pa rin ang SARCP at nag-sponsor ng lunch si Sir Ernie. So dito kami nag-lunch. Galing kami pala kaninang umaga sa Mabini, Batangas. So doon kami nag-breakfast ng Lomi sa isang maliit na restaurant, sa isang maliit na Lomi house. Napakasarap ng Lomi nila. Babalikan ko yon, babalikan ko yon. So napakaganda ng sikat ng araw at halos hindi na bakas yung pagsabog ng Bulkan Taal noong nakaraang January. So mag-one year na yung panahon na yon. So napakaganda ng Laurel, Batangas, kita nyo naman. No, napakaganda ng kalsada at naway dining na. So feeling ko tuloy wow, sarap. Sarap tumayo dito sa maxi scooter natin, parang adventure bike. So uy, speaking of adventure bike, nagpaplano po ako na bumili ng adventure bike. So namimili tayo yung budget meal lang dahil yung dream bike natin na GS 1250 hindi pa natin kaya bilhin. Pero if God's will kukuha tayo niya ng GS. Pero as of now, budget meal muna na adventure bike yung hinahanap natin. So nandito na tayo ngayon sa bayan ng Laurel, Batangas. Ganda na bayan, ano? So samahan nyo kami mga motorista ha, papunta kami ngayon ng Tanawan, Batangas. At dito nga yung way namin sa baba na to, no? So tara, hindi tayo. Mag-ride. Maganda ang panahon, no? Ganda, grabe. Ngayon, kailangan ko kumuha ng adventure bike para may kapalitan to ng ating maxi scooter. No, alam nyo ba na ang tinatakbo na nitong maxi scooter ko is 20,000 kilometers na sa loob ng isang taon. At sa 20,000 na yan kilometers ay wala po akong naging major problem. So yun po totoo. Sabi po ng iba, may issue po ang exciting 400. Pero in my own experience, wala po siyang issue. Common po, common. Ano na na-experience po namin before. Pag naka 3,000 kilometers ka na, parang namamatayan. Ako, dalawang beses ako namatayan. Pero kailangan lang po nun ng linis. No? Pag nalinis siya, okay na. Common ha, pagka gano'n na yung itakbo mo, talagang madumi na yung panggilid niya. So kailangan talaga ng general cleaning. At syempre, yung regular na maintenance niya na change oil, change filter, change oil filter, and kung ano-ano pa na kailangan natin linisin. Yun lang naman, yun lang yung kailangan natin gawin. No? So ngayon,
Nakaka 20,000 na itong Black Stallion natin, pero wala akong experience na major problem, no, sa maxi scooter natin. Naitakbo natin ng Sorsogon, naitakbo natin ng Biga, naitakbo natin ng Baguio, at regular tayo nagra-ride, wala po siyang major problem. So napakaganda po talaga. Yun nga lang, kailangan niya ng kapalitan dahil kawawa naman siya. Palagi kaming nasa long ride, lalo na ako, lagi akong nasa long ride. So ayan, shoutout tayo. Una, shoutout ka nila sa mga taga Laurel, Batangas. At doon tayo nag-lunch, no? Maraming youth yung nakatambay kanina doon sa church nila. So, shoutout sa inyong lahat, no? Hindi ko pa alam karamihan ng pangalan ninyo, eh. Pero shoutout sa inyong lahat. See you soon. See you soon. So shoutout sa mga Alpha Caparo, Long Live mga kapatid. At shout out sa BOR, Bicol Oregon Riders. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So shout out sa mga tropang katuga. Uy, fishing na tayo. Parang tinatamad kayo ngayon, ha. Gusto niyo lang tumambay ng tumambay sa tambayan at kumain ng kumain. Mag-fishing naman tayo. Shout out sa lahat ng subscriber natin sa Ride Tayo TV. Shout out sa inyong lahat, maraming salamat. At again, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe Ride Tayo TV, paki-like na rin po at paki-share, no? Tapos yung maliit natin na kalembang, huwag niyong kakalimutan na i-click para every time na meron tayong vlog, manonotify kayo agad. So maraming salamat po. So nandito pa rin tayo ngayon sa may Laurel, Batangas, at napakaganda talaga ng lugar na to, no? Naka-recover na sa sabog ng vulkan. Ito rin talaga gamitin itong si Exciting S400i, no? At talaga napaka-komportable, hindi siya masakit sa puwet, hindi masakit sa balakang, hindi masakit sa balikat. At yung seating position niya, para kang nasa adventure bike talaga, no? Napaka-sarap dalhin. No, although yung iba nabibigatan sila, pero para sa akin okay lang. Okay lang, masanay na ako, eh, no? Kasi galing tayo sa Super 4 na Honda. So yun. Ito sulit na tinakbo nito kasi nakapag-Sorsogon na, no? Nakapag-Biga, nakapag-Baguio, nakapag-Laguna Loop, nakapag-Quezon Loop, nakapag-Batangas Loop. So pabalik-balik na for how many times sa Bitukang Manok, yan. So sulit, rekomendado ko itong Kingco Exciting S400. Hi! Parang medyo traffic na dito sa lugar na to. So wala naman palang traffic, medyo mabago lang talaga, tsaka masikip yung kalsada kanina dun sa area nyo. Ngayon maluwag naman pala, eh. So tara, samahan nyo kami.
Kasi nga pala mga motorista, no, kaya gusto ko rin gumawa ng adventure bike dahil nagpaplano ako na sa susunod na Boss Ironman, sasali tayo. So, kita lo, laging long ride naman yung biyahe natin. So, ito, susubukan natin, no, yung Boss Ironman Endurance Challenge. Maganda rin kasi na makapag long ride ng night loop dahil kakaibang experience yun, lalo na ngayon maraming sumasali sa Boss Ironman. So susubukan natin yan. Ibang challenge yung may hinahabol kang oras kasi sa Boss Ironman kailangan hindi lalampas sa 24 hours nakabalik ka na. So susubukan natin yan, ano, subukan natin yan. Sa susugun ride kasi galing sa Southwoods meron akong record na kulang 8 hours din naman kasi kabisado ko ang kalsada, no, yung papuntang susugun, kaya medyo mabilis. Susubukan natin sa Ironman. Sa Ironman mahirap kasi hindi natin kabisado ang kalsada, tapos gabi pa, di ba? So tatry natin. So yun, hintayin natin yung mga tropa. Wala pa, nauna ako . Ang hirap kasi yung mag-ride ng busog tapos ganitong oras, mag-2 o'clock ng hapon. Nakakaantok yun. Pero alam ko nagpakarga ng gasolina yung iba. So hihintayin natin dito yung tropa. Sarap mag-ride pagka ganito yung panahon, no? Mag-2 o'clock siya pero hindi siya ganun kainit . So ayan na sila. Yung iba na iwan pa siguro, no? So ito nga pala yung dumarating yan. Si Moto Wonder. So vlogger siya. Subscribe kayo. Moto Wonder. Si Sir Alexis. So hintayin namin yung iba, nagpagas nga sila. So hintayin lang kami dito. Silipin natin yung Tal Volcano. Park muna tayo dito tapos puntahan natin. So yun, dito hindi ganong kita yun, o hindi ganong kita yung, so punta tayo sa kabila. No, napaka ganda na ngayon ng Taal. Nung sumabog to wala, puro abo yung lugar na to, pero ngayon kita naman natin green na, no, talagang naka recover na sa sabog ng bulkang Taal. So yan, puntahan natin dito, silipin natin dito sa unahan ng konti. So yun, yung nakikita natin, crater din yan, pero yung sumabog yun nasa left side, natatakpan ng puno . So yun, mga motoristang, hanggang dito na lang ulit. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe Ride Tayo TV. Pakiclick na lang po yung kalimbang natin na maliit para manotify kayo every time na meron tayong vlog. At pakilike and share na rin po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.